hapon, mga kaibigan. Nais ko pong i-share sa inyo, lalo na ang mga kabataan na lumaki sa siyudad, ang traditional way ng or paraan ng pag-cultivate po ng lupa. Ito po ay na-cultivate na ito. Dumaan na po ito sa plowing, first time, second time, third time, and harrowing para ma-pulverize po ang lupa. At gamit po ang traditional way na kalabaw po natin. At ngayon ito po yung gagamitin natin na preparation naman po sa pagtatanim. Ito po yung, this thing is plow na tinatawag. But may mga spare parts din po ito. Ito yung plowing shear, ito yung handle, at ito naman yung kanyang kabayo, ika nga, yung frame, main frame po. And gamit yung iba pang accessory, mayroon tayong tali, at yung mismong kalabaw. Make sure na yung kalabaw po natin ay well-trained po sa ganitong gawain. Kaya po yung ating kalabaw is our man's best friend. Kasi trained po natin siya at dapat maging mabait po siya sa atin dahil intended po siya para sa ganitong gawain. At talaga namang nakakatulong sila sa atin. Tingnan ninyo kung paano natin siya gagawin. Okay? Let's go! So, tingal din, no? Makita ninyo itong traditional na paraan ng pagsaka, pag-cultivate po ng lupa ay nanggaling pa even in Bible times. Makita ninyo even sa illustration ni Jesus Christ sa kanyang mga sinabi, ginamit niya as illustration itong pag-aararo ng kalabaw, ng baka,
And ito po yung traditional na flow na ginagamit nila noon. At makita nyo, magpahanggang ngayon, ginagamit po natin. Ito po, salamat po sa inyong pagsubaybay. For now, paalam po.